Isang mapanuring araw mga mag-aaral na grade 10. Maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid-aralan. Ako si Teacher Che, ang teacher analyst na inyong magiging gabay sa pag-unawa ng mga isyu at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan. Dito sa Araling Panlipunan 10, kayo ay magiging mulat, mapanuri, at may paninindigang kabataang Pilipino. Ang buhay ninyo bilang kabataan ay hindi lamang dapat umiikot sa TikTok, K-pop, mobile games at social media. Dapat kayo ay mulat sa mga pangyayari sa ating lipunan upang makatugon kayo ng tama at makapagmungkahi ng mga solusyon para dito. Ngunit huwag kang mag-alala sapagkat sasamahan kita para malinang ang iyong kaalaman at kasanayan patungkol sa kontemporaryong issue. Tutulungan kitang maging mapanuri at mapagtugon sa mga isyong ating kinakaharap. Ang AP 10, ang iyong magiging kaagapay. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay binubuo ng dalawang salita, kontemporaryo at issue. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, contemporary means modern, current, simultaneous. At ang issue naman means unsettled matter, concern, problem. Ayon sa diksyonaryo, ang kontemporaryo ay nangangahulugang kasalukuyan o makabagong panahon, samantalang ang issue naman ay nangangahulugang usapin, suliranin o paksang pinagtatalunan ng magkaibang panig na kinakailangan ng linaw o desisyon. Kapag pinagsama natin ang dalawang salitang ito, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon, o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaring ito'y naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatiling litaw o hayag ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ang saklaw ng panahon ng kontemporaryong issue ay mula 20 taon hanggang sa kasalukuyang panahon. Magbigay tayo ng halimbawa. Kapag pinag-usapan natin ang imperialismo ng mga kanluranin na inyong tinalakay sa AP8, ito ba ay maituturing ninyong kontemporaryong issue? Kung ang sagot ninyo ay hindi, tama kayo. Sapagkat ito ay naganap noong 17 hanggang 18 siglo. Ang bubonic plague na isang isyong pangkalusugan, ito ba ay maituturing na kontemporaryong issue? Hindi. Sapagkat ito ay naganap noong 14 taon. Samantalang ang gender issue ay isang halimbawa ng kontemporaryong issue. Dahil ito ay pinag-uusapan at may matinding impluensya sa kasalukuyang panahon. Ang issue na ito ay hindi hayag o litaw bago ang 20 siglo. Sa makatuwid, paano maituturing na ang isang pangyayari o tema ay kontemporaryong issue? Dapat ito ay una, mahalaga at makabuluhan. Ikalawa, may temang napag-uusapan at may positibong impluensya sa lipunan. Pangatlo, may malinaw na epekto sa lipunan o mamamayan. At pang-apat, may matinding impluwensya sa takbo ng kasalukuyang panahon. Suriin natin ang sitwasyon sa kasalukuyan. May nabago ba sa iyong nakagawi ang buhay?
Sa mga ganitong buwan ay dapat na nasa loob ka ng iyong silid-aralan kasama ang inyong mga kamag-aral. Ngunit bakit ngayon nananatili kayo sa inyong tahanan habang tayo ay may talakayan? Bakit tayo nakakaranas ng tinatawag nating new normal? Kung ang ibinubulong ng inyong isipan ay dahil sa COVID-19, tama ang inyong sagot. Ang COVID-19 ay isang kontemporaryong issue. Bakit? Ito ay nangyayari sa kasalukuyan at may malaking epekto sa buhay ng mga tao at sa ating bansa. Mula sa nakalap na datos noong Setyembre 2020 sa tala ng World Health Organization, ang mundo ay may humigit-kumulang 30 milyong kumpirmadong kaso ng COVID-19 at halos 1 milyon ang naitalang namatay dahil sa pandemya. Binago ng COVID-19 ang normal nating pamumuhay at dinala tayo nito sa tinatawag nating new normal, kung saan apektado ang lahat ng larangan sa buhay. Kapansin-pansin ang ginagawa ng mga bansa sa buong mundo sa paglaban dito. Masasabi nating napakalawak na kontemporaryong issue ang pandemic na ito. Ito ay maituturing na isyung maraming mukha sa dahilang pasok ito sa iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Ang kontemporaryong issue ay may 4 na uri. Ito ay ang kontemporaryong isyung panlipunan, kontemporaryong isyung pangkalusugan, kontemporaryong isyung pangkapaligiran, at kontemporaryong isyung pangkalakalan. Isa-isahin natin. Una, ang kontemporaryong isyung panlipunan ay mga isyu o mahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Ang mga halimbawa nito ay gender equality, terorismo, rasismo, halalan, at kahirapan. Ikalawa, kontemporaryong isyung pangkalusugan. Ito ay tumutukoy sa mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o nakasasama sa mga tao sa lipunan. Ang mga halimbawa nito ay ang COVID-19, sobrang katabaan, malnutrisyon, drug addiction, HIV/AIDS, at mental health. Ang ikatlong uri ay ang kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Ito ay ang mga isyung may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Halimbawa nito ay ang global warming, climate change, problema sa basura at polusyon. Ang ika-4 na uri ay ang kontemporaryong isyung pangkalakalan na tumutukoy sa mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya. Mga halimbawa nito ay ang usapin sa import at export, online shopping, free trade, at samahang pandaigdigan. Hindi sapat na ikaw ay mulat at mapanuri. Dapat alam mo kung paano manindigan at maging mapagtugon sa mga isyung ating kinakaharap. Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon patungkol sa kontemporaryong issue. Kabilang dito ang telebisyon, radyo, internet, social media at mga nalathalang material katulad ng dyaryo, journals at magazine. Kaya hindi mainam sabihin na wala kayong alam at wala kayong masasabi patungkol sa isang issue. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na kayo ay maging maingat at mapanuri dahil sa panahon natin ngayon,
madami na ang fake news. Narito ang iba't ibang uri ng media na maaari ninyong maging sanggunian. Print media. Halimbawa nito ay ang magazine, journals at dyaryo. Visual media. Halimbawa ay balita, pelikula at dokumentaryo. Online media. Halimbawa nito ay ang Facebook, online blogs at website. Sa pagsusuri ng kontemporaryong issue, kinakailangan ninyo ng case word. Ito ay ang kaalaman at kakayahan. Ang unang K ay kaalaman. Kaalaman sa mga bahagi ng issue na makakatulong sa inyong pag-unawa. Dapat alam mo kung saan at paano nagsimula ang issue. Ano ang uri at kahalagahan nito at ano ang lawak at level nito sa iyong komunidad o bansa? Ang ikalawang K ay kakayahan. Ito ay ang kakayahang magsuri ng mga sanggunian, katotohanan sa opinyon, pagkiling o bias, at magiging pagtugon. Magbigay tayo ng halimbawa. Matindi ang epekto ng COVID-19 hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Sangay-sangay ang naging epekto nito katulad na lang ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at di umano'y korupsyon sa ilang ahensya ng ating pamahalaan sa gitna ng pandemya. Bilang mulat at mapanuring mag-aaral, kinakailangan mong bigyang pansin ang mga bahagi nito na makakatulong sa iyong pag-unawa at pagtugon. Dapat alam mo kung saan at paano nagsimula ang issue. Napakahalaga na gumamit ka ng mga mapagkakatiwalaang mga sanggunian. Hindi lahat ng nababasa mo ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ugaliing tignan kung ang pinagmulan ba nito ay mapagkakatiwalaan at walang kinikilingan. Hindi mo rin maaaring sabihin na laganap nga ang korupsyon sa isang ahensya ng pamahalaan kung wala kang aktwal na datos na magpapatibay sa iyong opinyon na ipinaglalaban. Tignan mo ang pagkakaugnay-ugnay ng mga datos at impormasyon. Tandaan na ang katotohanan ay mga pahayag na pinatutunayan ng mga aktwal na datos. Dapat mo ding suriin ang mga diwang iyong napapakinggan at dapat mapakinggan, maging ang pangkalahatang pananaw patungkol sa pangyayari. Pagkatapos ng iyong pagsusuri, huwag matakot na magbigay ng sariling damdamin tungkol sa issue kasama na ang paraang maaaring gawin upang maiwasan ito. Mulat at papanuring kabataan na sa tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, dahil dito sa DepEd TV, pakikinggan namin ang boses ng kabataang Pilipino sa pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. Hanggang sa muli!